Magandang araw po sa inyong lahat. Tagalog ano o Shira Setes, Yamasta Melinda Tomoshimas. Lisa Onona Des, Yorosi Kuning Aishimas. Aning Aishimas. At para po sa impormasyon namin sa araw na ito, mauuna na ako, Lisa. Aning Aishimas. Okay, tungkol po ito sa pag-iingat sa heat stroke. Yeah, yapari summer dan eh. Okay. So, in Japanese, Netchu sho ni gochu ikudasai to you koto des. Ang heat stroke po ay nagdudulot yan ng pagkahilo o pagsuka sa sobrang init po ng panahon. Kahit pa sabihing hindi kayo nakababa daw po sa arawan, ano? So, ang mga tulad po ng mga bata o matanda na nasa isang silid o loob po ng sasakyan sa mahabang oras na wala man lang cooler ay maaaring pong makaranas ng heat stroke. So, mahalaga po na uminom tayo ng maraming tubig. Sakali mang ang ating body temperature ay bigla ang tumaas, masakit po ang ulo, nasusuka, nawalan po ng malay, mangyaring ipagbigay alam agad ito sa numero 119 ng emergency line. So, una, iwasan po daw yung init, ano? Kung lalabas kayo ng bahay, piliin nating maglakad sa mga lugar na may lilong o magdala ng payong o sombrero, ano? Mm-hmm. Yung payong yung tinatawag nilang higasa, di ba? So, sa loob po ng bahay, maglagay ng curtain o window shade upang maiwasan po ang direct sunlight at siguraduhin pong makakapasok po ang hangin. At syempre, importante din po yung pagtitipid po, ano, subalit upang maiwasan po na, ano, matumba dahil po sa init, gamitin na rin po natin yung ating cooler o fan sa loob po ng ating bahay. At syempre, yung mga pamamaraan naman po tungkol sa mga pagdadamit, madaling i-absorb po ng init ang itim na damit. Ayan. Kaya lalong mainit ito sa katawan, ano? So, ang necktie at kwelyo, kapag mahigpit din po yung pagkakasara nito, ay di makakapasok po yung hangin sa loob po ng ating katawan, ano? At syempre, mainam din na luwagan natin o buksan daw natin yung kwelyo sa leeg, ano? So, ang kailangan daw yung mga tubig at asin din daw ng katawan. Okay, importante po na uminom tayo ng maraming ocha o tubig o di kaya ay sports drinks, lalo na yung mga gumagawa ng mga sports activity, ano, o yung nagtatrabaho daw po sa labas. So, ang iba't ibang klase daw ng alcohol ay nagpaparami daw po yan ng ihi, kaya marami ang dapat na ilabas na tubig daw sa katawan. Ang beer daw o iba pang alcohol ay nagdudulot rin po ng water loss dahil po sa pawis. At ganun din po, next ano, iwasang magstay daw po sa loob ng sasakyan kahit kapapatay lamang daw po ng engine ito. Mabilis na uminit po ang temperature sa loob ng sasakyan. So, delikado po yan, ano. Sakali mang masama na ang inyong pakiramdam, iwasan din pong magtiis, magpakonsulta po kayo kaagad sa manggagamot. At kahit maganda po ang panahon, the more na malapit po sa ground ay lalong tumataas ang temperature. Kaya't kailangan bantayan natin, lalo na daw po yung kondisyon ng mga maliliit na bata, ano. At syempre, kailangan po yung wastong pag-inom at pagpapahinga. Okay, yan po ang buod ng aking impormasyon tungkol po sa pag-iingat ng heat stroke. At para naman po sa ating mga ilang pointers sa na dapat gawin sa just in case may mga calamity or jishin ni sunaite, 1.0 advice ay ibibigay naman po sa inyo ni Lisa. Maraming salamat, Melinda. Ito po itungkol sa mag-i-evacuate. Sa wikang Hapong po, Hinansuru Tokiwa. Sakali daw po magkaroon daw po ng lindol ay maaaring magkaroon daw po ng tsunami o landslide. Maaari rin namang may mga gusaling gumuho at magkaroon daw po ng sunog. Kaya mangyaring lumisan agad sa ligtas na lugar, sa inyong pag-i-evacuate daw, kailangan daw pong mag-ingat sa maaaring bumagsak na mga sementong pader, maaaring bumagsak na salamin ng bintana o tile ng bubong, at sa mga nagkalat daw po na bubog at marami pa pong iba. Bago pa lamang magkaroon daw po ng disaster, ay i-checkin muna natin ang mga ligtas na route o papunta sa ating mga evacuation center. At siyempre, huwag niyo daw niyong kakalimutan, una daw po, tanggalin ang lahat ng nakasaksak na appliances at patayin daw po ang pinaka main switch po ng kuryente.
Pangalawa po, alamin kung nasa ayos po ang mga receiver ng inyong mga telepono. At ang pangatlo po, siyempre, siguraduhin na, na isara daw po ang main switch ng inyong mga gas. At para daw po sa kaligtasan ng pamaraan po ng pag-i-evacuate, ay mag-iwan daw po tayo ng memo na nakasulat ang lugar na inyong pupuntahang evacuation. At siyempre, magsuot ng mga mahabang manggas ng shirt at mahabang pantalong para maprotektahan po natin ang ating sarili. At siyempre, gumamit daw po tayo ng helmet o bosay, zuking, at para maprotektahan doon siyempre ang ating ulo. At ilagay sa rucksack ang mga gamit upang walang bitbitin sa ating mga kamay. At mag-gunted daw po tayo o working gloves upang hindi masugatan ang ating mga kamay sa mga basag na salamin. At magsuot daw tayo ng makapal na platform o matigas na sapatos. At magdala lamang ng mga importanteng gamit o bagay. At siyempre, hawakan daw mabuti ang mga matatanda at bata sa oras daw na mag-i-evacuate. At higit sa lahat, iwasan ang mga masisikip na lugar at tabi ng mga pader o ilog sa pagtakas po. Okay, at yan po ang aming buod na impormasyon sa araw na ito. Mula po sa susunod, magandang araw po sa inyong lahat.